na ba sa inyong relasyon? Gusto mo bang makipaghiwalay na sa kanya? Or mawala na rin yung pagmamahal niya sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. At ngayon, sa mga nagre-request nito na kung saan ay gusto nilang mawala yung pagmamahal ng partner nila sa kanila. And ito, ang ritual na ito ay para ito sa mga magpartner na kung saan ay hindi na nagkakaintindihan at gusto nang kumala sa isa, at para hindi masaktan ang bawat isa ay gusto rin na mawala yung pagmamahal niya sa kanya upang hindi masaktan ang bawat isa. So dito ay pwede itong gawin kahit yung mga babae at lalaki, lalaki to lalaki na nagmamahalan na kung saan ay hindi na nagkakaintindihan sa ngayon at gusto na makipaghiwalay, ngunit yung isa ay may pagmamahal pa tapos yung isa ay wala ng pagmamahal. At ito yung isang pamamaraan na kung saan ay mawala ang pagmamahal ni partner mo sa iyo na kung saan ikaw din ay nahihirapan kang kumalas sa kanya dahil ayaw kanyang bitawan. So ito ay mabibitawan kanya dahil mararamdaman din niya sa kanyang sarili na kung saan ay nawawala na din yung pagmamahal niya sa iyo. So ayon, sa gagamitin natin dito na materialis ay apat lamang. So, ayun, pwede rin itong gawin ha sa mga LDR na kung saan ay hindi ka nabibitawan dahil nga ay minsan kapag sa LDR kasi nandiyan yung mga blackmail. Lalo na't ikaw ay wala ka ng pagmamahal sa kanya tapos siya may pagmamahal pa sa iyo at ayaw niyang iwanan mo siya, ayaw niyang hiwalayan kanya. So, ayun, yung iba is yung hindi naman sa pag meron talaga yung ibang tao na mababaw yung pag-iisip. Mababaw na lang pag-iisip yung hindi marunong umunawa. Kaya ang dahilan ay nang ba-blackmail. Minsan ay marami ko nang napanood ng mga ganito na kung saan ay merong mga hubad na larawan, yung mga skandal. So, ayun, bina-blackmail sila, pinopost, pinapahiya sa social media. So, ganun yung mga nangyari. So, sana naman sa mga magka-relasyon na hindi na nag-indindihan, huwag naman sana natin ipadating or gawin sa social media na ipahiya natin. Minahal natin yan eh. Minahal natin yan kung ikaw ay wala ng pagmamahal ngayon. Kung ano man yung galit ninyo sa bawat isa, huwag ninyo ipahiya isa't isa ninyo sa social media. Nakakahiya yun. So, wag naman natin ganunin dahil minahal natin yan. So, ngayon ay hindi lang nakakaintindihan. Pinupost na sa social media na ganun yung ugali. Wag naman. Dahil kapag pinupost natin ng mga ganyan, tayo lang din ang masisira. Kung sino yung nagpost, siya yung nasisira. Oo, nasisira mo yung taong pinupost mo. Ngunit, mas lalo ka dahil ang tingin ng tao sa inyo ay bastos ka. Wala kang tamang pag-iisip. So, huwag natin itaan sa mga ganyan. So, ayun. Huwag lang po ma-open sa akin. So, ako lang naman ay nagsasabi ng totoo. Sana hindi kayo magagalit sa aking sinabi ngayon. Based lang naman ito sa mga nakikita ko sa social media. So, ngayon, maging ano lang tayo sa ating mga sarili para natin respetuin tayo. And itong aking ituturo sa inyo ngayon ay base ito sa aking sinasabi na kung saan upang maganda yung paghihiwalay ninyo. Na walang blackmailan, idaan sa magandang usapan, at walang yung tipong maghihiwalay kayo na
walang sama ang loob. So ito ang aking ituturo sa inyo ngayon. Ang materials na ating gagamitin dito ay simple lang. Kailangan lamang natin dito ng lemon. So pwede ka rin gumamit ng lime. And kailangan natin dito ng panulat or marker. Kailangan din natin syempre ng kutsilyo at kailangan natin dito ng asin. So, yun lamang ang materialis na ating gagamitin sa paggawa ng ritual. So, ang gagawin natin dito, so, kumuha ka ng mangkok, bawat mangkok or di kaya garapon. Ang gagawin natin dito, so, yung lemon, di ba buo? Dito sa itaas ay pangalan ng iyong partner or target mo. Pangalan niya at apelyido dito at kapanganakan niya. Kung hindi mo naman alam yung kapanganakan niya, ay huwag mo na lang isulat. At sa baba, pangalan mo at apelyido mo. So, yun ang isulat mo. At ayun, pagkatapos mong isulat, ay hiwain mo ito. Kumbaga, ihiwalay mo siya. Hiwa talaga na yung tipong maghihiwalay sila. So, magiging dalawang piraso na yun. Ang gagawin mo bawat mangkok. So, kumuha ka ng mangkok. So, bawa ito ay mangkok, tapos mangkok. So, nahati na itong lemon. So, bawat isang mangkok, or di kaya garapon, bawat isang mangkok, lagyan mo ng asin, tapos isang mangkok, lagyan mo din ng asin. Yung lemon na magkahating lemon is ilagay mo sa dalawang mangkok. At, ipagdikit mo. Halimbawa, itong dalawa na ito ay mangkok, ipagdikit mo. At hilingin mo dito na maganda yung paghihiwalay ninyo, idaan sa magandang usapan, maghihiwalay kayo ng walang samaan ng loob, maghihiwalay kayo ng walang blackmailan. So hilingin mo lang dito lahat-lahat. Kumbaga, yung tipong kinausap mo yung ginawa mo na kung saan iniimagine mo na yung kinausap mo or yung mga sinasabi mo dito is ang kaharap mo yung target mo. Kumbaga, nakiusap ka lang. So, kailangan na galing sa iyong puso ang iyong mga sinasabi. So, hilingin mo dito lahat-lahat at pagkatapos nun, so, magkadikit itong dalawang ito. Pagkatapos mong humiling, is ibuwag mo na siya. And, ayun, ipaghiwalay mo na. Ipaghiwalay mo na, tapos ang isa, ilagay mo kung saan mo siya pwedeng ilagay. Tapos yung isang mangkok, ilagay mo din kung saan mo siya pwedeng ihiwalay. O ilagay. And after 3 days, ang gagawin mo, itong sa yung kalahati na kung saan may pangalan ni target, itapon mo. Itapon mo siya kung saan mo siya itapon o di kaya ibaon mo. At pagkabaon mo, sabihin mo lahat-lahat, ibaon ko na ang iyong pagmamahal sa akin na kung saan ay hindi ka na magagalit sa akin at kailanman ay magkakaintindihan na tayo at bilang kaibigan na lang. So, hilingin mo lamang siya na galing sa iyong puso. And paggawa nito, dapat ay Tuesday or Friday. So, kung mas maganda, ay gabi mong gawin. O di kaya kahit anong oras kung ano yung free time mo. And ayun, salamat po sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment dyan na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.